The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached Jesus and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?" He said in reply, "Have you not read from the beginning? The Creator made them male and female and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not separate." They said to him, "Then why did Moses command that the man give the woman a bill of divorce and dismiss her?" He said to them, "Because of your hardness of your heart. Moses allowed you to divorce your wives. From the beginning, it was not so. I say to you, whoever divorces his wife, unless the marriage is unlawful, and marries another, commits adultery." His disciples said to him, "If that is the case of a man with his wife, it is better not to marry." He answered, "Not all can accept this word, but only those to whom that is granted. Some are incapable of marriage because they were born so, some because they were made so by others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Merong nagtatanong, sabi niya, "Ang tagal ko na pong nagdadasal, bakit wala pang naliligaw sa akin?" I guess gusto niya mag-asawa. Pangit ba siya? Hindi ko alam. Pangit ba ugali? Hindi ko alam. Pero baka naman hindi ka talaga pinag-aasawa ng Diyos. Merong talagang hindi pinag-aasawa. Merong hindi mag-aasawa dahil sa kapakanan ng iba. Merong hindi mag-aasawa dahil ipinagkaloob nila ang sarili nila para sa Diyos. Sadyang may mga taong nilikha na hindi sila mag-aasawa. Ang Diyos ang tanongin niyo, bakit? Baka ikalulungkot nila kung sila'y mag-aasawa? Baka talagang hindi nila kaya na sila'y may asawa? Hindi ko alam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. May mga taong pwede mag-asawa, pero hindi nakapag-asawa. Bakit? Sila ang nag-alaga ng kailang matandang magulang. Sila ang nag-alaga ng kailang mga kapatid. Sila ang nag-aruga ng kailang mga kamag-anak. Because of the burden, ganon. O kaya ay, yun na ang kanilang, marahil, yun na ang kanilang kalooban. Pero may mga tao din na gusto mag-asawa, pwede mag-asawa, pero hindi nag-asawa dahil ipinagkalooban sarili sa Diyos. Ang pagpapari, ang buhay relihiyoso. Tatlong bagay. Pero, ang ebanghelyo ngayon ay hindi tungkol doon. Ang ebanghelyo ngayon ay pagiging tapat. Mag-asawa ka o hindi, ikaw ba'y naging tapat? Ano po? Sabi ko nga, paulit-ulit yan. Ano po? Tapat. T-A-P-A-T, tapat. Pag binasa mo pabalik, tapat pa rin. Kahit saan tingnan, dapat ikaw ay tapat. Ano? Faithful. May nagsabi, ganun din yung word na tenet. Ano po? T-E-N-E-T. Tenet. The laws of God. Ha? Pag binasa mo yan,
tenet, T-E-N-E-T. Pag binasa mo pabalik, ganun pa rin, T-E-N-E-T. Hindi nagbabago ang kalooban ng Diyos. Hindi nagbabago. Baguhin man ng tao ang kautusan, ang kalooban ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga ano sabi ng Diyos, dala ng katigasan ng iyong ulo, pinagbigyan kayo. Because what is legal is not always moral. You insist? Okay. But what is legal is not always moral. What is the first reading trying to tell us? The litany of what God has done to His people. Inisa-isa, of course, mas marami doon kung paano itinaguyod ng Diyos ang kanyang sambayanan sa gitna ng katigasan ng ulo at pagpapabaya hanggang sa pagpapalit ng mamumuno sa kanila. At ano sabi ng Salmong Tugunan? Ang habag ng Diyos, the mercy of God is forever. But, please listen to this. The mercy of God is forever because God is forever. God is forever. Ang habag ng Diyos ay panghabang panahon. Kasi ang Diyos ay hindi nasasakop ng panahon. Intindihin mo yung mabuti. Ang habag ng Diyos ay panghabang panahon. What is mercy? Being spared from the punishment we deserve. That is mercy. Pero kailangan mo intindihin na ikaw ay hindi ka panghabang panahon. Hindi ka panghabang panahon. Ano sabi ko kahapon? Mercy and justice will meet. In your life here on earth, we experience God's mercy. But the moment we die, justice will be pronounced. The moment you die, the moment we stand before the presence of God, after all our life here on earth, with all the mercy, we will stand in the presence of God and justice will be pronounced. As I've said, time ceases. Wala nang bukas. Pag ikaw ay namatay, wala nang bukas. Yan na yan. Hindi ba nila aantayin, Father, yung huling paghukom kung saan? Wala na. Wala na silang aantayin. Tapos na. Wala nang bukas. Kaya nga, balik tayo sa Ebanghelyo. Those who disobeyed the law, those who disobeyed the law, for a purpose, your punishment will be severe. Those who disobeyed the law, you have broken the law maybe because you do not know that it is the law. Then, you will be less culpable. But if you know that that is the law, and still you have broken it, you insist, not because you do not know, then the punishment will be severe. Not because God is not merciful. God is merciful. Alam mong bawal makiapid. Lahat naman ng mga nakiapid, alam nilang kasalanan ng pakikiapid. Sadya lang may mga taong nagtatanga-tangahan para ayaw nilang maging responsable. Alam nila yan. Nung una, marahil hindi alam ng iba dahil sila ay nahulog ang damdamin at kalooban. Pero nung ikaw ay minulat ng Diyos na yan ay mali at tinuloy mo pa rin, hindi na yan pagkakamali. Alam natin yan. The first time you commit a mistake, then it is a mistake. What have you learned from it? But the second time you commit the same mistake, it is no longer a mistake. It is already a decision. The late Father Candelaria have said this. I was given a chance to drive for him because he was one of the speakers in one of the CBCP meetings. Every day I have to drive kasi siya yung retreat facilitator. Ano po? Every day. From Ateneo to Tagaytay. Every day. Ayaw niyang matulog doon. So,
yung mga obispo, makikinig lang ng talk sa kanya. Ha? Parang tatlong oras lang sa isang araw sa akin. Tuloy-tuloy. Ano po? Tuloy-tuloy. Anyway. Pero sabi niya, the only way for a student to pass my subject is to commit mistakes. Kaya sabi ko sa kanya, Father, magaling ako dyan. Magaling ako dyan. Pero sabi niya kagad sa akin, but the only way to fail my subject is to commit the same mistake. Sabi niya, sabi ko, bakit, Father? Because the second time you did it, you have failed to learn at the first time you have committed the mistake. Kahit naman si Barbara Streisand sinabi yon, there are no mistakes in life, only lesson to learn. If you have failed to learn the lesson, then the second time you commit the mistake, you will be held accountable. Huwag mo sabihing hindi mo alam na kasalanan ng pakikiapid. Don't deceive yourself. Pagka minsan niluloko natin ang mga sarili natin eh. Nagmamaang-maangan tayo. And truly I say to you, I remind you, that to commit adultery is a severe sin that you will be punished. You will be punished. Because justice will be served at the end. Not because you do not know, but because, as the gospel have said, because of the hardness of your heart. Sa katigasan ng iyong puso at ulo, nakaligtaan mong sundin ang kalooban ng Diyos. My brothers and sisters, even in today's situation, we get infected not because we do not know about the virus, we do not know about the minimum health protocol. Alam natin lahat yan. At na-infect ka dahil hindi ka nagsuot ng face mask. Ang ganda ng tawanan ninyo. Everything has its beginning. And many of them is out of neglect. You cannot neglect the law of God. And please, as one of the cardinal have said this, sometimes people use the mercy of God to justify their evil deeds. You cannot do that. You cannot use the mercy of God to justify your evil deeds. Ay kasi mapagpatawad naman ng Diyos. Sabi nga nung isang nag-message, paano yan, Father? Namatay na lang ang tatay ko na hindi nakapangumpisal kasi wala pong, kasi COVID. Well, ang sagot ko lang doon ay, hari nawa, mayroon siyang tunay na pagsisisi bago sa huling hininga. Who knows? Kahit gustuhin man ng Diyos na ikaw ay puntahan at patawarin, sinisigurado ko sa iyo na nagtatrabaho din ang demonyo upang hindi ka makahingi ng tawad. Again, gustuhin man ng Diyos na ikaw ay patawarin, pero ang demonyo ay nagtatrabaho din para ikaw ay hindi makahingi ng tawad. You can never quote the mercy of God to justify your evil deeds. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.